kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mahimik, helas ng sinahanan, alam ng puso sa titik mo'y buhay. Upang hinirang, kuyang ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisigil. Sana natatutok sa sibuy at sa langit ng pagraw, ay hinatang tulakawin sa pagkayang minamahal. Ang isang kapatawa at mo'y tatumpay na nagkinimig, ang pituwin at araw niya kailan pa may di matitinig. Tumang ang araw ng buwan, aking pansin ka, mo'y langit sa pinig. Dear Father in Heaven, we come humbly into your presence and we lift our hearts and our lives up to you. Thank you for all the countless blessings that you've given us, Lord. Lord, please forgive our human frailties, our insecurities, and our doubts. Lord, fill our hearts with love and teach us how to share it with all those we encounter. Lord, help us to be kind to those around us, and especially those who may be more difficult to love. Lead us to forgive others, Lord, as you have forgiven us. And today we open our hearts to you, Lord, for we know that you love us and that you have a plan for our lives. Mold us, shape us, and use us, Lord, for your perfect will. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray. Amen.
ang mahal nating lahat, tampok ng NCR. Pusod nitong ating bansa, dulot kaunlaran. Taas nuriwagayway ang bandilang NCR. Karunungan at katarungan sa bansa'y itanghan. Mga lungsod ng NCR, sa puso ko'y gangan. Ang alika isulong ka, ang tanging NCR. NCR, NCR, dangal nitong bayan. NCR, NCR, dangal nitong bayan. Mga lungsod ng NCR, sa puso ko'y dangal. Ang alika ang tanging NCR. NCR, NCR, dangal nitong bayan. NCR, NCR, dangal nitong bayan. Thank you.
Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa orientasyon ng mga magulang para sa distance learning modalities. Kumusta po sa lahat? Kumusta, Russians? Hello sa makabagong normal. Welcome sa school year 2020-2021. Katuwang ng Department of Education ang Horacio de la Costa High School sa pagpapatupad ng iba't ibang distance learning modalities na maaaring gamitin na naaayon sa kakayahan ng mga mag-aaral para sa distance learning. Bakit nga ba mayroon tayong distance learning? Ayon sa direktibang ibinaba ng ating Pangulo na wala munang magaganap na face-to-face classes hanggat wala pang bakuna para sa COVID-19. Ngunit hindi ito hadlang upang hindi maipagpatuloy ng ating mag-aaral ang kanilang pag-aaral. Ang distance learning ay maaaring ipatupad sa pamamagitan ng mga sumusunod na delivery modalities. Una, ang Modular Distance Learning o MDL, Digital Modular Distance Learning o DMDL, Printed Modular Distance Learning o PMDL. Pangalawa, ang Online Distance Learning o ODL. Pangatlo, ang TV, Video, Radio-Based Instruction o TV Video, RBI. At ang huli, ang Blended Distance Learning o BDL. Ang Modular Distance Learning ay may dalawang uri o opsyon. Ang Digital Modular Distance Learning ay naaayon sa mga mag-aaral na may available na digital devices katulad ng laptop, tablet o desktop. Dito ang paaralan ay magpapadala ng mga kopya ng self-learning module sa pamamagitan ng messenger o email ng mga magulang o tagapag-alaga upang ma-download at mapag-aralan ng mga mag-aaral. Kung wala namang available na digital devices, narito ang isa pang pamamaraan, ang Printed Modular Distance Learning. Ang paaralan ay nakahanda sa mga printed self-learning modules na ipamimigay sa mga magulang o tagapag-aalaga upang mapag-aralan ng mga mag-aaral. Sa unang markahan, ang gagamitin ng mga mag-aaral ay ang printed self-learning module at magpapadala ng survey ang paaralan upang malaman kung sino-sino sa mga mag-aaral ang may kakayahan para sa digital modular distance learning. Ang online distance learning ay naaayon sa mga mag-aaral at guro na may parehong internet connection at digital devices katulad ng laptop, desktop, smartphone o tablet. Ito ay maaaring maging daan ng komunikasyon ng mga mag-aaral sa kanilang mga guro. Dito, maaaring gamitin ang iba't ibang platforms katulad ng DepEd Commons, Google Classroom, Edmodo, Schoology, Google Meet, LMS, Facebook Messenger, at marami pang iba. Narito naman ang screen time guidelines para sa mga magulang o tagapag-alaga upang gabayan ang mga mag-aaral kung sila ay haharap sa mga digital devices. Ang kinder ay may maximum na isang oras kada araw. Ang grade 1 hanggang grade 5 ay may maximum na isa't kalahating oras kada araw. Ang grade 6 hanggang grade 8 ay may maximum na 2 oras kada araw. At ang grade 9 hanggang grade 12 ay may maximum na 4 oras kada araw, 2 oras sa umaga at 2 oras sa hapon. Ang TV, video, radio-based instruction naman ay naaayon sa mga mag-aaral na may available na TV at radyo sa bahay. Ang mga leksyon na base sa self-learning module ay ginawang video at audio ng mga guro upang mapanood o mapakinggan ng mga mag-aaral sa TV at radyo. Noong August 10, 2020, nagsimula na ang premiere episode ng DepEd TV channel. Maaari itong mapanood sa piling TV channels tulad ng IBC 13 at Solar Learning.
Ang blended distance learning naman ay kombinasyon ng kahit anong distance learning modalities. Ito ay kombinasyon ng alinmang modalities na aangkop sa kakayahan ng bawat mag-aaral sa pagkatuto. Alamin naman natin kung paano ang class-home learning schedule ng mga mag-aaral. Narito naman ang halimbawa o sample ng class-home learning schedule. Ang bawat mag-aaral ay may kanya-kanyang schedule na susundin alinsunod sa kanya-kanyang grade level at section. Sanayin natin gumising na maaga ang mga mag-aaral upang makapaganda sa pag-aaral ng kanilang mga leksyon. 2 oras sa umaga at 2 oras sa hapon ang nakalaan para sa 2 asignatura o subject kada araw simula Lunes hanggang Webes. Sa mga oras na ito, nakahanda din ang mga guro ng Horacio de la Costa High School upang gabayan ang mga mag-aaral sa pamamagitan ng online distance learning. Ang araw ng Biyernes ay magiging daan sa kumustahan ng mga guro, magulang at mag-aaral o homeroom. Nakalaan din ang araw na ito upang magawa ng mga mag-aaral ang iba't ibang gawain tulad ng self-assessment task, portfolio preparation, reflective journal, o iba pang learning area task for inclusive education. Sundin lamang ang weekly home learning plan na ibibigay ng mga guro sa mga magulang o tagapag-alaga upang masubaybayan ang pag-aaral ng mga mag-aaral sa kanilang tahanan gamit ang self-learning modules at iba pang learning modalities na naaayon sa kakayahan ng bawat mag-aaral. Maraming salamat po. Ako po si Jenny Rose Sabido, puno ng kagawaran ng Agham at hangad namin ang pagkatuto ng ating mag-aaral. Sama-sama, tulong-tulong, sulong edukalidad, #OneHoracian. Magandang umaga! Ako po si Ginang Easter Biboralio, ang coordinator ng Senior High School Department. Ako ay natasan na magbahagi ng impormasyon tungkol sa paksang module. Paano ito ibabahagi, gagamitin at ibabalik? Ang pandemya na naranasan natin ngayon ay nagbigay ng mga karanasan at sitwasyon na kung saan ang lahat ng tao ay hindi naging ganda. Subalit, ito ay hindi dapat maging dahilan upang ang pagkatuto ng mga mag-aaral ay mahinto. Ang Departamento ng Edukasyon ay inatasan ang lahat ng dibisyon na gumawa ng module. Kung kaya't ang lahat ng mga guro at mga punong buro ng bawat paaralan ay naganda, nagnimbag ng mga module na may pabamahagi sa ating mga mag-aaral. Narito ang mga kadimbawa ng mga module na tatanggapin ng ating mga mag-aaral. Ang bawat bata ay makakatanggap na 1 module sa bawat asignatura kada 1 linggo. Ayon sa utusan nito, 1 pamamaraan ng pagbibigay ng kaalaman sa mga mag-aaral ay sa tinatawag na modular approach. Ang bawat bata ay makakatanggap ng self-learning modules. Ano ang tinatawag na self-learning modules? Ito ay 1 pinagsama-samang mga paksa o leksyon sa iba't ibang asignatura at antas na kung saan ito ay malayang mapapag-aaralan ng mga bata ayon sa kanyang oras. Ito ay ayon sa K-12 curriculum at ayon sa Alternative Delivery Mode Learning Resources Standards. Dinisenyo ito para bigyan ng sapat na oras na matutunan at magkaroon ng mastery sa tinatawag na Most Essential Learning Competencies base sa grado ng bata. Paano ipamamahagi ang tinatawag na self-learning modules? Una, ang module ay pamamahagi sa paaralan kasabay ng pagbabalik ng mga aklat na ipinahiram noong nakaraang pasukan. Pangalawa, ito ay bibigay sa mga magulang ayon sa mga itinakdang petsa. Kung hindi makakapunta ang kanilang mga magulang, maaari itong ipakisuyo sa 1 nakakatandang kamag-anak na may permisong lumabas o merong tinatawag na quarantine pass. Pangatlo, ang mga kukuha ng module ay dapat na nakasuot ng face mask
at face shield sa pagpunta at pagpasok sa paaralan. Pang-apat, sa hindi naman inaasahang kadahilanan at hindi kayo nakakuha ng module, maaari po tayo makipag-ugnayan sa inyong mga advisor sa pamamagitan ng FB Messenger kung paano makakakuha ng kopya nito. Panglima, maaari po tayong humingi ng tulong sa mga guro ng inyong anak tungkol sa kanyang pag-aaral. Subalit, kayo ay nihikayat na magsabi ng mas maaga upang may siayos ang takdang oras ng konsultasyon. Ito ang tinatawag na parents consultation. Ito ang schedule ng pamamahagi ng self-learning modules. Grade 7, September 10 to 11. Grade 8, September 14 to 15. Grade 9, September 16 to 17. Grade 10, September 18 and 21. Grade 11, September 22 and 23. At grade 12, September 24 and 25. Nararapat din magkaroon ng konsultasyon ng mga magulang sa kanilang mga guro. Ano ang konsultasyon ng mga magulang? Ito ay isang pamamaraan upang makumusta ng mga magulang ang pag-aaral ng kanyang anak. Ito rin ay isang paraan kung saan ang mga magulang ay magiging katuwang ng paaralan sa pagpapaganda ng programa sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang komento at solusyon. Ang konsultasyon ng magulang at guro ay gaganapin isang beses isang buwan o kung kailan ito kinakailangan. Tuwing Biyernes naman po ang pagpapasa ng Parents Weekly Monitoring Checklist sa inyong advisor. Ano ang Parents Weekly Monitoring Checklist? Ito ay isang listahan na naglalayon na makita at mamonitor ang kalagayan ng pag-aaral ng ating mga anak. Kaya lubos po kaming nakikiusap na sagutin po ninyo na maayos at tapat ang lahat ng mga hindi natapos o hindi naintindihan mga paksa sa module. Ito ang halimbawa ng Parents Weekly Monitoring Checklist. Mangyari, ilagay lamang ang pangalan ng bata, bilang at pangkat, guro, grado, learning areas o ang tinatawag nating asignatura, ang quarter, quarter 1, 2, 3 or 4, at week 1 o bilang ng week 1, 2, 3, 4 ng bawat quarter. Dito naman po ilalagay ang tinatawag nating petsa kung kailan natin sinubmit ang ating Parents Weekly Monitoring Checklist. Lagyan ng check ang natapos na module at kung hindi ilagay ang paksang hindi natapos at punan ang remarks o puna ng dahilan kung bakit hindi ito natapos. Maari ding maganda ang mga magulang o tagamantay. Paano sila maganda? Una, maari pong gisingin na maaga ang inyong anak para makapaganda sa kanyang mga klase sa FB Messenger. Pangalawa, magtalaga po tayo ng komportabling lugar sa inyong bahay kung saan ay malayang makakapag-aral ng maayos ang inyong anak. Pangatlo, ianda at siguraduhin po natin na nakumpleto ng inyong mga anak ang mga takdang gawain na nasa loob ng module at ang nasa Learner's Weekly Home Learning Task na tutulong sa paglilinaw ng aralin sa kanyang mga guro. Ito naman ang patnubay ng mga mag-aaral o yung tinatawag nating Student's Guide. Marapat din nating pagandaan ang ating mga mag-aaral sa kanyang pagpasok. Paano maganda ang mga mag-aaral? Una, gumising na maaga araw-araw at ihanda ang inyong mga sarili sa pag-aaral at pagpasok sa inyong mga klase sa pamamagitan ng FB Messenger. Ayusin ang lugar na magiging pansamantalang silid-aralan sa inyong mga tahanan. Siguraduhin na ito ay maayos, komportable at walang nakakasagabal sa inyong pag-aaral. Pangatlo, siguraduhin na natapos ang inyong mga takdang gawain na nakapaloob sa inyong module. Pang-apat, sagutan ang inyong Learner's Weekly Home Learning Task para sa katanungan at paglilinaw ng mga leksyon sa inyong mga guro. Ito rin ay magsisilbing tala sa mga hindi natapos na mga takdang gawain. Maaring magsabi ng maaga upang maisaayos ang takdang oras ng konsultasyon
sa pamamagitan ng FB Messenger sa inyong mga guro. Ito ang halimbawa ng Learner's Weekly Home Learning Task. Sagutin ang paksa ng inyong module, ang petsa kung kailan ninyo siya sinubmit, at ang gabay na tanong sa bawat gawain o learning task na kapanoob sa module. Mga paksa na nangailangan ng paglininaw at ang inyong mga katunungan sa mga gawain sa module. Paano gagamitin ang module? Una, bago umpisa na mga gawain sa module, maaaring isantabi ang mga bagay na makakagulo sa pag-aaral. Ang mga aralin sa module ay makakatulong sa pagbuo ng inyong personalidad, paggawa ng tamang desisyon sa buhay, pagiging responsable, at pagiging produktibong mamayan na may malasakit sa kapaligiran at lubos na nagmamahal sa Diyos at sa kanyang kapwa. Intindihin ng mabuti ang mga leksyon at mga gawain upang makamtan natin ang layunin ng module. Pangalawa, isulat sa inyong kwaderno ang mga mahalagang impormasyon sa aralin upang madali ninyong matandaan ang mga konsepto na makakatulong sa inyong pagkatuto. Kung ikaw ay may katanungan sa iyong aralin, maaari kayong humingi ng tulong sa inyong mga magulang, kasama sa bahay o sa inyong guro. Pangatlo, ihanda at siguraduhin na natapos ang mga takdang gawain na nakapanoob sa inyong module. Pag-aralang mabuti ang mga pagsusulit upang malaman kung hanggang saan ang inyong natutunan. Panguli, laging maging masaya at naway gabayan kayo ng Diyos sa inyong pag-aaral. Ano ang Learning Area Monitoring Plan? Ito ay binibigay sa mga mag-aaral na nahihirapan sa mga gawain na nakapaloob sa module. Tuwing Biyernes ay ibibigay ito sa subject teacher o advisor upang makita ang progreso ng bata. Bilang pagtatapos, nais kong iwanan ang mga motto ng Horacio de la Costa High School. Honest, discipline, law-abiding citizen. Hashtag One Horacian. Muli, ako si Ginang Easter Biboralio ang nagsasabing handang isip, handa bukas. Maraming salamat po. Lahat ng mga magulang, ngayong araw ay tatalakayin ko po sa inyo ang mga tungkulin po natin bilang mga magulang para sa new normal education. Paano nga ba ihanda ang inyong mga anak sa new normal education? Tip number one, ipaliwanag sa inyong mga anak ang kasalukuyang sitwasyon, ang inyong tahanan ang kanilang unang paaralan at ang mga magulang ang kanilang unang guro. Ipaliwanag po sa inyong mga anak kung bakit kinakailangan sa bahay sila mag-aral ngayon. Ipaliwanag sa kanila na ito ang pinakasimpleng paraan para sila ay makaiwas po sa virus. Okay, tip number two, magkaroon ng takdang oras para sa pag-aaral. Siguraduhin magkaroon sila ng takdang oras ng pag-aaral. Mahalaga na magkaroon sila ng time management po. Planuhin ang oras ng kanilang pag-aaral. Turuan silang gamitin ang pagkakataon sa tamang oras para matapos po nila yung maayos yung mga gawain pang-paaralan. Okay, dun tayo sa tip number 3. Yan. Tip number 3, magtakda po ng lugar para sa pag-aaral ng inyong pong mga anak. Magtakda po kayo ng isang angkop na lugar ng pag-aaral ng inyong pong mga anak para maging komportable po sila kahit sila po ay nasa tahanan lang at upang hinggit na maging madali rin yung kanilang pagkatuto. Okay, tip number 4, magbigay ng goal kada araw.
Magbigay po kayo ng kaukulang target sa mga dapat pong tapusin gawain ng inyong mga anak para hindi po maputol yung focus ng mga bata. Okay, tip number 5. Maglaan po ng oras upang matulungan ang inyong mga anak sa kanilang mga pag-aaral. Gamitin po yung pagkakataon na ito upang malaman ang natatagong kakayahan ng inyong pong mga anak. Sabayan ang inyong mga anak sa kanilang pag-aaral, ang dedikasyon po at interes ng mga magulang ang susi po sa maayos na edukasyon ng inyong pong mga anak. Yan, sabayan niyo po sila sa pag-aaral. Kahit nasa gitna po tayo ng pandemya, gamitin ang oportunidad para lalo pa pong malinang yung iba pa nilang kaalaman at kakayahan. Tip number 6, makipag-ugnayan at magbigay ng suporta sa paaralan ng inyong mga anak. Kung may tanong at paglilinaw, handa naman ang paaralan at ang mga guro upang kayo po ay tulungan. Kung may nais pong itanong or may hindi maunawaan, makipag-ugnayan at magbigay suporta po sa paaralan at sa mga guro, sapagkat sila po yung ating katuwang sa edukasyon ng ating mga anak. Tandaan, higit po na natututo ang nagtatanong. Suporta po at pakikipagtulungan ng magulang sa paaralan ang kailangan upang maging matagumpay po ang ating mga anak. Mahalaga na malaman po ng mga kabataan ang kahalagahan ng pag-aaral dahil ito ang unang hakbang tungo sa pagbangon. Pagbangon sa estado ng buhay, pagbangon ng pamumuhay, at pagbangon sa kahirapan. Atin pong suportahan ang ating paaralan tungo sa layunin ng sulong edukalidad at magpatuloy ng sama-sama habang inihahanda natin ang sistema ng edukasyon sa hinaharap. Harapin natin ang new normal ng may pag-ibig, pagkatiyaga para po sa ating mga anak. Ito po si Ginang Biyernes. Maraming salamat. Good HDLC morning po sa inyong lahat and welcome to another webinar as part of our Oplan Balik Eskwela program of Horacio de la Cosa High School. I am your BIRT Coordinator and Discipline Officer, Mr. Arvin C. Ugto, at ang pag-usapan po natin ngayong umagang to ay ang etiquette in the new normal of learning. So without any further ado, let's begin with our webinar. Number one is be on time. Dati, ang oras ng pasok sa eskwelahan, for example, senior high school, is 6 o'clock a.m. This time, I do know that most of the students already have the schedule for their class. So, sa senior high school, our online class will begin at 7 o'clock a.m. Pero, it doesn't mean na sakto alas 7 ka sasali sa inyong online class. It should be earlier, around 10 minutes before time. 10 minutes before time allows you to check the following. Number one is your microphone and your camera. Kung gumagana ba, you will be able to check your laptop, desktop, or smartphone na gagamitin mo to join the online class. Number two, to check if your data connection is stable, especially sa mga gumagamit ng mobile data. Okay? There is a certain requirement ng mga application katulad ng Zoom, Google Meet, and Microsoft Teams para makasali ka sa online class using video conferencing or video call. Okay? Number three is for you to be able to check kung if yung link na hawak mo or meron ka ay gumagana pa or anong account yung kailangan mong gamitin for you to be able to join the online class. For example, sa aming mga teachers, we have different accounts like the Gmail and the DepEd email. So most of the time, we are asked to use our DepEd email. So checking the link and checking the required account for you to use will save you time from joining or from having problems in regards to joining online classes. And number four is for the attendance, of course. Okay? Para ma-check agad ng teacher kung sino yung mga sasali or makaka-join sa online class. So remember, always be on time and time is gold. Number two, dress appropriately. Sa eskwelahan, kapag may regular na pasok, dapat ay naka-complete uniform ka.
naka polo, slacks, blouse, palda, black shoes, and ID. Pero sabi nga ng DepEd, for the new normal, for the online class, hindi naman kailangan na naka-uniform ka sa bahay ninyo kapag sumali ka sa online class. Ang dapat ay nakasuot ka pa rin ng presentable. So the girls could wear their blouse or yung mga sinusuot nila kapag may formal event. Pwede rin po yung slacks sa lalaki, pang ibaba, at skirts sa babae. Pwede rin po yung t-shirt. Ngayon sa t-shirt, it will be better kung ang suot nyo ay yung PE t-shirt o di kaya yung organizational shirt na meron, katulad ng pinagawa ng UMS and ABM last school year. Pwede rin po yung plain t-shirt. As much as possible, avoid using t-shirt with prints. Kasi baka naman yung print noon ay merong hindi magandang mensahe or hindi maganda yung content nung t-shirt na yon. Okay? For example, yung t-shirt na ginamit mo merong print ng marijuana, it's a big no-no. Okay? Paalala lang sa mga gagamit ng plain t-shirt, if you'll be using virtual background, katulad ng gamit ko ngayon, for example, picture ng ating eskwelahan, do not use white t-shirt. Kasi ang tendency, kapag naka-white t-shirt ka, at yung background mo is yung school, for example, or you'll be using a virtual background, yung part ng shirt mo na kulay puti will be replaced by that picture. Okay? Avoid using green din also kasi ganun din yung mangyayari. So better yet, do not use virtual background, or if you'll be using virtual background, check mo muna. Okay? You could test it first para makita mo kung ano yung effect noong paggamit ng virtual background doon sa yung damit mo, suot mo. Okay? Tapos, you could also use polo shirt katulad ng suot ko ngayon. So, ito yung mga pwede mong suotin during the online class. So, we expect that when we conduct our online class, wala kaming makikitang nakasanto, nakaspaghetti strap, nakakrap top. Okay? Be simple as possible, and hindi naman po kailangan extravagant or bonggang-bongga yung damit during online class. Next one, we have wait for your turn. Kapag discussion or kapag meron na kayong pinag-aaralan during your online class, let's say nagtuturo na ng teacher, definitely you'll have your question. Okay, about the lesson. And of course, your classmates will have theirs too. So wait for your turn kasi hindi naman dapat magsabay-sabay kayo ng tanong. Okay? So the Zoom, for example, there is an icon wherein you could virtually raise your hand. Parang nagtataas ng kamay katulad sa regular na klase. So the purpose is to call the attention of the teacher, and once you are called, saka ka magtanong. Okay? If you have questions, tapos hindi ka natawag, you could type your question doon sa chat box. Tapos sa kanila lang sasagutin ng teacher. Okay? Huwag sabay-sabay. Just wait for your turn and do not, huwag yung go ka lang ng go. Okay? Sometimes you need to stop and you need to wait, and you need to wait for your turn. Okay? Next one, we have ask for permission first. May time na you need to turn off your camera kasi mabigat sa connection or sa data connection kapag naka-on yung camera. Okay? So there will be times that the teacher will ask you to turn it off, or kailangan mo munang magpaalam kung i-off mo siya. Okay? Turning it on and off, just like with your microphone, will allow the teacher to have a smooth discussion of the lesson. Mas maganda kapag discussion, ang naka-on lang na microphone ay yung kay teacher. Yung sa inyo as students ay naka-off muna. Kasi kapag naka-on yung microphone nyo, there will be feedback o yung mga noise coming from your surrounding na hindi naman kailangan at nakaka-distract lang. So halimbawa, nagdi-discuss yung teacher, naka-on yung microphone mo, tumahol yung aso nyo, o di kaya tumilaok yung manok ng kapitbahay nyo, o bigla kang tinawag ng mama mo, kaka-distract yun. Okay? So, hindi naman all throughout the online class, naka-off yung microphone at yung camera mo.
there will be times that the teacher will ask you to turn off your, to turn on your camera, especially for the rechecking of attendance. Mamaya kasi pagka-off mo ng microphone at camera mo, tinakbuhan mo na kami, walang iwanan. Okay? Next. Respect everyone simply by calling them by their names. So, you call your classmate by their first name or by their last name and you address your teachers with sir or ma'am. Do not call anyone, especially your classmate, with alias or nicknames or palayaw. Okay? Lalo na yung mga palayaw na medyo sabihin natin, hindi maganda sa pandinig. Okay? Or yung mga palayaw na pambahay lang. Ibig sabihin, ginagamit lang yung pangalan na yun doon sa bahay nila. So, never call your classmate with those names. Just use their last name or first name when referring or calling their attention. Okay? So, respect everyone and huwag magkakaroon ng trouble with regards to that. Okay? Next one, we have be cooperative. As you have seen with your schedule, 2 oras lang per subject in a week ang meron kayo. So, better to listen carefully, especially the discussion, kasi magiging mahirap for you and for the teacher na balikan ng paulit-ulit yung lesson na dapat naintindihan mo na kung nakinig ka lang ng mabuti. There will be times also that you'll be asked to work as a group. Kahit na online class ito, the teachers could ask you to do activities that is intended as per group. So, kung by group activity yan, it's better for you to be cooperative, lalo lang na kasi group grade yan, group performance yan. Okay? And, of course, remember the quote, 2 heads are better than 1. Okay? So, mas maganda na magtulong-tulong kayo. And, keep your, what you call this, be cooperative. Okay? From start to finish of the online discussion. Then, we have this one. Be careful with humor and sarcasm. These are difficult times. Mahirap ang sitwasyon natin. And, hindi natin alam, baka meron pinagdadaanan yung isang kasama natin sa loob ng online class natin or virtual class natin. So, better be careful with giving jokes or sarcasm. For example, sinabihan mo yung klase mo, magka-COVID ka sana. Oh, that's a big, big no. Okay? That's a bad joke. Okay? So, you are allowed to enjoy or you should enjoy virtual class. Pero, nandun pa rin yung pag-iingat. Okay? Be careful pa din. Baka kasi nasa virtual class na nga, nagkakaso ka pa, nag-guidance ka pa. Okay? So, be careful. Next one, we have be clear and concise to save time. For example, when asking questions during discussion, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. Go straight to the point and give your question to your teacher. Sabi mo kagad kung ano yung tanong mo para makuha mo yung sagot na kailangan mo. Okay? Avoid saying or stating informations or anything that is not connected or related or irrelevant to the discussion or to the lesson that you are discussing. Okay? For group sharing, make sure na yung isi-share mo, for example, may nagbasa ka, is nandun pa rin sa context na pinag-aaralan ninyo or topic ninyo. Baka kasi wala na dun sa pinag-uusapan, masyado ng malayo, sayang lang. Okay? So, for example, for Q&A naman, kung hindi na entertain yung tanong mo, you may send your question to your teacher through personal message. Okay? Kasi 2 hours nga lang eh. So, magdi-discuss yung teacher. Okay? And that will be all. Thank you po. At sana po matandaan po yan ng mga estudyante at ng mga magulang. Lalo-lalo na po, once we start our virtual class or online class by October 5 of 2020. So maraming pong salamat. Stay home, stay safe. We heal as one. Hashtag One Horasyan. Maraming salamat po and magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay humanda para sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos,
Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Una po sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat. Salamat na sa kabila ng pandemya ang aming kinakaharap ay nakapagpapatuloy kami sa buhay. Dalangin po namin, Ama, ang kaligtasan po ng bawat isa. Nawa po ay bumaba, maubos, at tuluyan na pong mawala ang pandemyang ito. At makabangon po sana ang inyong bayan. Ama, salamat po sa pagkakataon na kami po ay magsama-sama ngayon. Nawa po ay maging handa ang aming mga mag-aaral, guro, magulang sa darating kapasukan. Lahat ng ito po ay aming dinadalangin at pinasasalamatan sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen.